matinding babala sa China. Ang tanong, totoo ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong video. Mga kaambus, sa isang pahayag, sinabi ni US Department of State Secretary Antony Blinken, anumang pag-atake ng China sa Philippine Armed Forces, public vessels, aircrafts, uulitin ko po mga kaambus, anumang pag-atake ng China sa Philippine Armed Forces, public vessels, aircrafts sa South China Sea ay mangangahulugan ang pagpapatupad ng Mutual Defense Treaty. At dagdag pa po ni Secretary Antony Blinken, hindi daw papayag na atakihin ng China ang tropang militar ng Pilipinas. At kung sakaling atakihin nga daw ng China ang tropang militar ng Pilipinas sa South China Sea, US na daw po mismo ang re-rest back at matindi daw po ang balik nito. Sa kabila ng lahat, kinilala pa rin ng Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng arbitral ruling. The Philippines is proud to have contributed to the international rules-based order, to the affirmation of UNCLOS, and the strengthening of the legal order over the seas. The award is final. We firmly reject attempts to undermine it, nay, even erase it from law, history, and our collective memories. Iniulat naman ng US Simularity na nagdudulot nga po ng pagkasira ng mga coral reefs ang pananatili ng mga mahigit 200 Chinese vessel sa Spratly Island. There are reefs in Union Banks in the Philippine EEZ that are being damaged, and part of that damage is the sewage that these anchored ships, more than 200 of them, are dumping into that reef water. Samantala, inadyuka naman ng Citizens Alliance for Life and the Law of the Sea ang Administrasyon Duterte na seryosohin at ipatupad ang arbitration ruling laban sa China ukol sa isyu sa West Philippine Sea. At ayon naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung iakyat ito sa UN, madali ito maipatutupad. Basehan niya sa konstitusyon na walang sino man ang may karapatan sa exclusive economic zone ng bansa, kundi ang mga Pilipino lamang. Kaya naman mga kaambus, salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Ito po ang inyong lingkod at tunay na tagapaghatid ng balita, Ambus News TV.